Samot-saring laruan at produktong ginaya lang sa mga legit ang tumambad sa sinalakay na bodega sa Bulacan. Arestado ang dalawang dayuhang may-ari at ilang tauhan kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive! Pagkapasok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group NCR sa warehouse nito sa Giginto, Bulacan, tumambad sa kanila ang kahong-kahong mga laruang sasakyan. Pero sumbong ng lehitimong manufacturer, ginaya lang sa produkto nila ang mga naka-imbak rito. Kaya inoperate ang bodega sa bisa ng search warrant. Nung nakita namin ma'am yung product, nung nag-test buy kami. Bukod sa mga naka-box na peking produkto, ang ilan sa mga nakumpiska ng CIDG ay nakapack na na ganito. Handa na raw ipadala ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Meron po silang mga online selling. Umaabot ma'am ng Visayas and Mindanao yung mga transactions na nag-order ng product nila. Habang ginagalugan ang bodega, may nasabat pang mga inumin at mga makeup na Chinese character lang umano ang nakasulat. May mga t-shirt ding may tatak na mga kilalang brand pero ginaya rin lang umano o peke. Arestado ang dalawang Chinese national na nagmamay-ari umano ng bodega. Aminado ang isa na gumagawa nga siya ng mga peking laruan. Kayo po ay gumagawa ng mga fake na mga toys? Oo. Why? Kasi si ano, ako buna ng benta, hinti na siya benta yan. Hinti na siya buna yan. What about the fake t-shirts, the makeup, oo, branded t-shirts, saan po galing yun? Sa Marira Kua, benta ay ano, piri yan. Sa nagbibenta ka lang. Oo. Are you involved into the illegal manufacture of fake toys? I don't know English.